Hello mga ka-sweetie! Kakaning sama ang lulutuin ni Sweetie Lynn ngayon na tinatawag na inisi, huruhagdan at nilubid. Tara, panoorin niyo to. So ito nga mga ingredients, glutinous rice flour at yung potato na nilaga at brown sugar at syempre yung gata. So simulan na natin maghalo ng gagawin nating kakanin. Ayan, maglagay ng glutinous rice at kunting asukal para hindi masyadong matamis. At lalagyan ko rin siya ng vanilla para medyo mabango yung aking kakanin. Kunti lang din. And then, syempre yung pang papasa natin ay yung gata. Pwede rin po siyang tubig mga ka-sweeties, pero mas masarap po yung gata. So ayan mga ka-sweeties, lalamahin natin to ng maigi at pahaluin para magpantay yung lasa hanggang sa maging ganto ang kalabasan. So ayan. So after niya mga ka-sweetie, gagawin ko po siya na merong style na inisi, huruhagdan at nilubid. Roll ko siya ng ganito, like a donut, pero small lang po siya yung pagkagawa kasi aalsa po siya mamaya konti. So ganyan lang po siya, yan ang tinatawag na inisi sa summer. So kaya mga ka-sweetie, itong inisi ay napaka-special pong food lalo na pag December. Ayan, next na po na i-roll ko po ay ang nilubid. So nilubid is the same lang po na gagamitin, form lang po ang pinagkaiba. So ganyan po. Kasi nung mga bata pa po kami mga ka-sweetie, yan po ang ginagawa ng mga magulang namin, iba-ibang style. Pero isa lang naman yung lasa, tawag lang ay magkakaiba. So ayan, tawag namin yan ay nilubid. So ayan mga ka-sweetie, tapos na po ako magawa ng iba-ibang design. Bali, tatlong design po yung ginawa ko, yung nilubid at yung malaki na yan, ang tawag sa summer niyan ay huruhagdan. Yung bilog naman, ang tawag naman dyan ay inisi. Pero iisa lang po yung lasa niyan. Next na mga ka-sweetie ay i-oven ko na ito kasi dapat po talaga ito ay luto sa mantika. Pero naiwas po kami sa mantika kaya oven na lang po. Bali po ang cooking time nito is 10 minutes po para hindi po siya masyadong sunog. So ayan mga ka-sweetie, tapos na ang aking kakaning summer at ready na kumain si Sweetie Lynn. Ayan mga ka-sweetie, sa mga gustong mag-try ng kakaning summer na naka-oven, napakasimple lang po at napakalambot po ng labas ng ginawa ni Sweetie Lynn na kakaning summer. Kaya try nyo na rin po mag-oven ng inisi, huruhagdan at nilubid para hindi na masaktan yung mga ngipin nyo. So ayan for today's video mga ka-sweetie, yan lang po. Thank you for watching and have a good day!